Okay, welcome again mga friends. Welcome to my YouTube channel. Ito po yung Smash 115. Ang ating ipapapansin lang dito, hindi siya kagaya ng Smash 110. Kasi po ang connecting rod po niya is 20G. Meaning siya po ay pang Shogun 125 na po. Pati po yung black niya is papasok rito ang pang Shogun 125. Siya na po ang detalye ng ating Smash 115. Pero ang stock bore po nito ay ang size lang is 51mm. Unlike dun sa ano, mas malaki yon sa Shogun natin. Papansinin po nyo ha. Ayan po, 20G. Ayan po, 20G. Okay po. Ibig sabihin, papasok po rito ang pang Shogun R125 or Shogun Pro na connecting rod. Okay, yan po ang ating Smash na 115. Okay po. So, huwag yung kalilimutan. Yun lang naman, dadagdag natin sa points natin. Yung washer. Tapos ito. Ito pong shafting ng change pedal. Once po ito ay na-aksidente kayo or nakiwit, yung gitna po niya nakikiwit. So magkakaroon na po yan ng hard shifting ng pagpapalit ng kambyo. Opo, huwag niyong kalimutan. Kasi kala ko rito, itong spring na itong sira. So baluktot pala ang shafting. Sa gitna. Okay. Tandaan nyo yan. Tapos may washer din yan doon sa dulo nito, sa loob, na circular washer. Semi-bushing. So, tandaan nyo, may washer din dito. Baka malimutan nyo yung thickness. Ayan. Yung gear dun sa oil pump. Then yung oil pump. At salamat po sa lahat ng ating mga YouTube friends. Naka-2K na po tayo. Kahit mahirap maging 2K. Thank you po. At sa ating mga friends. Sa lahat ng ating mga friends. Especially yung may-ari nito. Nalimutan ko na yung pangalan. Lester ba? Kay Kuya Lester! Yan po ang aking boss. May-ari ng palakaya po yan. Opo, naabutan pa nga po niya ng bukas eh. Pero kung mapapansin po ninyo, ito po, yung ibang parts ng Smash 115 is 09G. Ayan po. Ayan po, 09G. Kasi ang Smash 110 and Raider J110, 09G. Okay po, 09G. Pero yung connecting rod na ginamit dito is 20G. 20G na po. Papansinin po ninyo, kaya po mangyayari rito, pasok po ang Shogun R na connecting rod. Mas mahaba po yan. Pag po naka 20G, mas mahaba po kumpara sa 09G na connecting rod. Tapos po, kung masisiraan kayo ng kick spring, ang kick spring po nito is kagayang-kagaya or kalook-alike ng GD110. GD110 na Suzuki. Ito po yan, oh. Oh. Ayan po yan. Yan, Suzuki GD110. Kagaya po niya ng spring ng Smash 115 na new model. Okay po? So, yan. At least, may mga points tayo. Yan. Ito na, pagkakabit niyan. So, kabit natin. Okay po? So, ito po. Welcome. Ito po yung ating clutch housing. Kagaya rin lang po ito ng Smash or Raider J or Shogun 125. Huwag yung palimutan po yung washer, ha. Yung washer po yan. So, try natin kabit. Kaso alam ko sabay ito pag kinakabit. Ayaw. Ayaw siya magpasok. Huwag po yung kalimutan yung collar. Pinakambushi. Eto yan, oh. So ito yung primary. Doon sa picture po natin ng Shogun na 125 na primary. Pag binuksan po nyo yan, makakakita po kayo ng spring. Nakaharap po sa inyo, ha. Ito po yung spring, oh.
Yan po ang tamang kapit ng spring. Nasa may bandang kanan po. Okay. So natin yung steel ball, yung roller, roller ball or roller bearing. Then yung spring. Okay. Okay. Asya lang po muna. Okay, again. Ito po yung pagkakasunod-sunod para doon sa ating mga beginner. Alam na rin po ito ng ating magagaling na mekaniko. Yan po ha. Tapos po ha ito. Yan. Tapos ito po yan. Hindi, may washer pa po yan dyan. Kasi pumasok yung spring. Hanap po tayo ng washer. Ito po yung washer. Unahin niyo po yung washer. Para lang po ito sa video natin. Ito siya Shogun 125. Ayan po. Tapos ngayon po, sasabayin yung ipasok yan. Secondary clutch and then yung primary clutch. Ngayon, ito yung mga tinatanong nung iba. Ito yung primary clutch. Pag pinasok mo na po itong bearing, clutch bearing or clutch cage, kung tawagin sa Yamaha or sa Suzuki is clutch bearing din. Pag inikot mo po itong bushing na ito, maiikot mo po ito ng clockwise. Pero pag inikot mo po siya ng counterclockwise, may kagat po yan, may dala. Ibig sabihin, may iikot niya itong buong ito. Okay po, so ganyan ang tamang procedure, tamang pamamaraan. Tapos, yung spring na tatlo, dito po nyo ikakabit. Sa right side. Dito po, kaya dito po, spring. And then yung spring. Okay po. Pag inangat mo po ito, may flat washer din po yan na makikita. Nandun sa loob niyan. Okay, saan siya na po? So yan. Kaka-align. Tandaan nyo yan. Mga pap, smash 115 ha. Pasok natin yan ng sabay-sabay. Okay. Okay, welcome. Pag ipapasok mo po ang secondary clutch and primary clutch, sabay po yan. Kasama po ang lining, triangle clutch shot. Kasama na yung bearing. Bago mo po ikabit yung washer, spring, and then yung collar. Washer, spring and then collar. Okay po. Yung lock flat washer niya, then yung primary clutch. Ayan, primary clutch. So, okay siya. Kung pagmamasdan niyo po ito, primary clutch po niya, ito, halos hindi po siya bumabangga roon sa kabila. Hindi po kagaya sa ating mga Honda, bumabangga po yan. Kaya minsan po, tinatabas natin yan. Ito po, hindi po bumabangga. Talino si Suzuki dito ha. Ayan po. Malayo. Okay po. Nadali ni Suzuki ito. Tapos pag nakakabit na po yan, pag in-observe po natin, pinihit po nyo ito ng counterclockwise. Okay, freewheeling. Pero pag po clockwise, sumasama na po yung kabuuan ng crankshaft. Okay po. Flat washer. Ito po yung wave washer. Then yung nut. May flat washer na rin po ito rito. Then yung wave washer. Then yung nut natin. So yan po ang ating smash. Smash 115. So thank you po sa lahat ng ating mga YouTube friends. Thank you po ng maraming maraming. Tumatanaw po lagi tayo ng malaking utang na loob. Tsaka po, hindi po tayo mekaniko ha. Doon po sa comment ng ating isang kaibigan,
Hindi talaga tayo mekaniko. Ano lang po tayo, baklas kabit lang po tayo. Hindi po naman natin ito pinag-aralan eh. Iba po ang kurso ko, mga kaibigan. Eh, napunta na lang ako rito. Kasi dito kumikita eh. Opo, pasensya na po kayo sa aking mga paliwanag. Kasi sabi ng ating isang ating komentarista, vlogger lang tayo, hindi tayo mekaniko. Opo, totoo yun. Hindi po talaga tayo mekaniko. Okay po, pero at least kahit konti, may na-i-share kami sa inyo. May na-i-share kami sa inyo. So, yan po. Hindi tayo mekaniko. Baklas kabit tayo, mga boss. Ay, kabitan natin yung nut. Nailock na natin yan ng ating IR tool. Yan po. Nabili natin yan. Matagal na yan. Ganyan po yung magic bearing. O, baka tanungin tayo ng bearing eh. Anong labo ng mata ko niya? Ano ba, 6,000 to ba yan? O ano? So, siya na po, malinaw ang ating camera eh. Gusto, ano number? 600 to. O, 600 to. Isa kasi may nagtanong sa akin to eh. Sa wave naman, nalimutan ko na kasi. Pinatong mo po yan dyan sa fixing plate. Ito na po. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Bahala na si Batman. At least nakita nyo. Lagi po yung nagtatapat eh. Mahirap naman yung nagsisinungaling sa inyo. Di ba? Check nyo yung strainer kung malinis. So ito na. Kakabit na natin ang ating mga gold bolts. Ayan o. Big time yari nito eh. Alam nyo naman pag big time. Okay po. Apply natin siya ng konting silicone para kasi tayong gasket niyan. So, yun po. That's it, mga paps. And thank you sa kay Boss Lester. Yung aking poging-poging ano. Thank you po sa isda, Boss Lester. Sa tunang masarap. Opo. Okay.